The gospel just proclaimed has two focuses, or two foci, if you want. Christ and the cross. Marami na tayo narinig na paliwanag tungkol sa kahulugan ng Kristo, kung sino si Kristo. And I'm very, very sure, deep in your heart, you know Christ. Walang duda dyan. Kaya kayo pumupunta sa simbahan eh. Kaya tayo nagdarasal. We believe in Christ. So I would like to reflect more deeply with you tungkol sa kahulugan ng cross. When we look at the cross, sa ating panahon ngayon, something beautiful, something noble, something mysterious. But when Jesus was saying to his disciples, take up his cross and follow me, whoever wishes to come after me, nasanin niya ang kanyang krus. Ano ang tingin ni Jesus sa krus? Gaya ba ng pagtingin natin sa krus? No. Dahil noong panahon ng ating Panginoon, ang parusa sa karumal-dumal na krimen ay ang krus. So the cross is a symbol of something ugly. The symbol of shame. Kaya sinasabi na ating Panginoon, take up his cross. Take something ugly. Take something shameful. At anong sinasabi ron? Is it the cross? No. Sabi doon sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah, hinayaan ko na bunutin nila ang aking balbas at ang aking buhok. Lurhan nila ang aking mukha. I allowed myself to be the victim, though I know I am innocent. So, linking the first reading and the gospel, itinuturo sa atin, to take up the cross is to embrace the victim of something ugly, of something embarrassing. Yung nakapangingilabot na maaaring mangyari sa atin, yun ang sinasabing, take up your cross. Yung ipahiya ka, yung gawin kang katawa-tawa, kaya mo bang yakapin yon? Para maging mas malinaw, ganito yon. Noong ilang taong pala nakalilipas, of course, kilala natin si Laila De Lima. Inakusahan ng kung ano-ano. Siguro totoo yon. Siguro hindi totoo yon. We don't know. Pero, yung ipagsabi mo pa sa buong mundo na si Laila De Lima ay kabit ng kanyang driver, kailangan pa ba yun? Ang dahilan, kaya sinasabi yun ay upang gawing kahiyahiya ang taong ito. Yun ang ibig sabihin ng krus. Kahiyahiya ka. Ipahiya ka sa tao. Kaya mo bang nakapin si Laila De Lima gayong siya'y kabet ng isang driver? Take up your cross. Yung biktima ng panghihiya, that is the cross. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kaya mo bang yakapin ang mga ipinahihiya, ang mga ikinahihiya, ang mga dinuduran sa mukha, ang mga pinagbibintangan? That is the cross.
yung mga biktima ng mga pambababoy ng ibang tao sa kanyang kapwa-tao. Kaya mo bang yakapin yung mga binababoy na iyon? That is the cross. O pinapalakpakan natin yung mga taong nambababoy. O hinahangaan natin, idol ko yan, yung mga taong nangiinsulto sa mga walang kapangyarihan. The cross is right here. The victims of ugliness that we create against one another. The cross is right here. Doon sa mga ipinapahiya natin, pinagtatawanan natin, yung mga taong binubuli natin, kaya ba nating yakapin yon? Yung mga taong binubuli ng iba, ipinagtatanggol ba natin? That is the cross. We're ugly. And what is shameful are being born by the victims. Isa doon sa mga winawalang hiya ng iba. I was trying to recall yung isang bansa sa Europe nung panahon ni Hitler. Alam niyo naman si Hitler gustong patayin ang lahat ng Hudyo. Kaya doon sa isang bansang yon, parang Austria yata yon, I just couldn't exactly remember. Nagdeklara, on Sunday, lahat ng mga Hudyo should get out of the street. Ilagay sa kanilang dibdib ang Star of David, the sign na siya'y Hudyo. At ang hari ng lugar na iyon ay napakabait na hari at mabait sa mga Hudyo. Nag-isip ng paraan, hindi niya alam kung paanong ililigtas sa mga Hudyong ito. Dumating ang araw ng Linggo, ang unang lumabas sa kalye ay ang hari, suot-suot ang Star of David, hindi siya Hudyo. Nang makita ito ng mga hindi Hudyo, lahat sila nagsuot ng Star of David, lahat sila nasa street, Hudyo, hindi Hudyo, nakasuot ng Star of David, every one of them was embracing the victim of Hitler. At walang napatay isa mang Hudyo dito. The willingness to carry the cross, to embrace those that are ugly, that are shamed. Yung mga pinagtatawanan natin, yun lamang ang pagkakataon the moment we embrace them. We can follow Jesus. There is no other way. Magdilay tayo.